your strengths and weaknesses in dealing, parang in dealing with patients of your profession? As far as sa akin, strength, parang kasi professional naman ako marami. May professional naman ako marami sa office. Kasi alam ko naman lahat na as a patient, so they need to care. And so, pag ako marami ka na professional, except na lang kung meron silang parang ibang, parang may kinapasangan, yun, may ilang sila or ganyan. Parang ako din, parang ma-apektuhan ako nun. Na may ilang din ako. Siguro yun yung weaknesses ko na. Parang na-apektuhan ako nung ano nila, nung case, ng behavior nila. Eh, sa'yo ba, ganun din ba? Ako, ganun din. Kasi parang pagpunta mo sa patient mo, confident ka eh. Kasi, di ba parang, alam mo na, alagaan mo sa irregardless of na gender. Kaya lang, pag nandun na yung kutina, natitin mo na naligil lang sila sa'yo. Parang, pati ikaw, na-apektuhan na yung performance mo. Kasi parang, ikaw kahit confident ka sa sarili mo na, ay kaya ko siyang alagaan kahit na male siya or ganun. Parang, pag nakita mo, hindi siya masyadong comfortable, parang pati ito, nahahawa ka na eh. Ay, kahit anong gawin mo, hindi ba nila comfortable. Ako, marami ako, maraming factors kasi kanyari strength ko sa in taking care of the opposite. Siyempre confident ako na I am equipped with the knowledge and skills na pinag-aralan namin sa school. Siyempre ako confident ako na sarap ako na alagaan ko yan, mapalalaki mga babae. Iba sa patient ko yan na napunta sa akin na alagaan ko yan. Ang weaknesses ko siguro first is siyempre opposite sex pa rin yan. Andun pa rin yung fear mo na baka maharap ka. Hindi naman mawawala sa isip mo yun. Na, halimbawa, nag-BBP ka, siyempre, lalagay mo sa braso. Hindi mo alam pag gumagano sa kung saan siya na napupunta yung kamay niya. Naranasan bakit? Naranasan mo na yun? Oo naman, naranasan ko yun. Siyempre, pag lalo na pag marami kang Facebook, nagmamaday ka. Hindi mo naman may iwan. Kailan yun? Sa ano? Center dyan pa. Sa so, work siya. Tapos yung patient ko, parang hindi ko maintindihan, hindi pa ata dumadating yung ano yung diagnosis, yung parang lab, ano yun, lab release. Pero may course yung isa, maayos na. Pero yun nga, nagka-problema ako. Parang kasi syempre, di ba, nag-establish ka ng rapport. Parang, sa kaka-establish mo ng rapport, alam mo yun, iba na yun. paano yun kung ganun yung nangyari? With that incident, alam, parang, paano kang... May professional. Ganun lang pala. Yun lang, saka prayer sa pala. Ulit yun. Siyempre, be professional na lang. Intindihin na lang natin yung patient na ganun. Saka, ang isa pang weakness ko, yung... Siyempre, may mga patient naman na opposite sex. Siyempre, babae ako, lalaki siya. Ilang siya na mag-disclose ng information. Halimbawa, mag-interview ako, mag-assess ako. May mga time, ilang siya mag-disclose information. Kasi, may hiya siya sa akin. Yun yung weakness. Eto si Joyce. Si Joyce bang professional dyan lagi? Hindi yan naapektuhan. More unprofessional din. Kasi pong kapag trabaho, pagbiruan sa patient, hindi pagbiruan din ako. Tapos yung ka-issue naman, hindi ko naramdaman yung may harap-harap or anything. Ewan po, kasi sa akin, yung facial expression ko daw. More on lagi, yung tipong pagharap ko yung patient, ewan ko, sabi lang nila, it's more laging seryoso. Parang, pag ginunod mo, hindi ka matulog. Kaya parang sila yung iilang sa ako. Pero ano, syempre nilalagay ko naman yung sarili ko sa, ayun, yung weakness ko nga, minsan sa sobrang pagganuhan, sa sobrang seryoso, minsan hindi ko na nailalagay yung, hindi ko na nagagamit yung empathy. Minsan yun. Pero syempre, ina-ice cream yung sarili ko. Kasi, di ba, parang sa sobrang, hindi naman kailangan lagi sobrang professional ka na yung NTI mo nakakalimutan mo, yung puro trabaho lang iniisip mo. Syempre, kailangan mo maramdaman yung nararamdaman ng patient. Yun yung weakness ko. Minsan nakakalimutan. Ako naman, sa ano? Tulad din ang sabi ni Michelle, yung pinaka-strength natin lahat, mostly naman nurses, yung
pagiging professional, di ba? The moment na in-endorse na yung patient mo, kung anong kailangan gawin, kung anong dapat gawin, yun yung gagawin, di ba? Parang automatic na yun, Yung weakness ko naman, in terms of handling opposite sex patient is, minsan nagpapadala ako dun sa ilang factor na sinatawag nila na kaya may kailangan na gawing intervention. Tulad nga sabi ni Micah, minsan hindi ko rin tinatapos yung buong PSD. So, kunwari, pwede na yan, ganyan. Hindi po malapit na sa genital. Tapos, hindi na ako nag-a-ask lang permission sometimes. Parang, hindi ko lang kung yung magiging reaction niya. Kaya hindi na ako nag-a-ask lang permission. Yeah. Kaya, minsan naapektuhan yung quality care na tinatapos. Diba? Kahit sa'yo naman eh. Ikaw, ha? Ito. Before the strength, most of us naman, since MA tayo nag-aaral, equip na tayo with the proper skills, knowledge, and attitude. Pero, hindi pa rin din sapat yun unless meron na mga uncontrollable circumstances sa process. Wow. For the weaknesses, syempre, gaya sa ating hindi pa rin, takot pa rin tayo na baka, like, lalo na kung yung patient natin, takot tayo na ma-invade natin yung privacy nila. Tama. Yeah. Tapos, so lalo-lalo na kung syempre opposite sex, meron din doon yung takot mo na magkaroon sila ng na magawal ka ng assault. Especially kapag kayo lang dalawa sa patient. Ma-agree ka ba kaya ka? Oo. Ay, sorry lang. Siyempre. Ako naman kasi, para sa friend sa akin, yung sabi nga ni Carla, pagiging tama raw natin. Yung alam natin lahat yung, hindi naman sa lahat, pero meron tayong idea kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin sa patient sa particular condition. Nagiging pasyente natin. Yun. Tsaka mas, parang dito kasi sa atin, parang tinuro sa atin na naging professional sa loob tsaka sa labas ng hospital. Halim na pag naka-clinical yun, permanent. Yun. Tapos, for the weaknesses na siguro yung masasabi ko ng weaknesses ko, weakness ko, is yung pagiging hindi ko masyado madalga apply. Hindi yung madalga na walang kwenta yung sinasabi, walang sense yung sinasabi. Yung parang hesitant ako lagi na magtanong sa client about this. Hindi ko alam eh. Pero pag, lalo na pag ano yun, pag opposite yung sex na inaalaga. Kasi hindi ko alam yung magiging reaction nila. Dito itatanong ko. Ako, as a student, tinuruan na tayo ng professional. Wala sa akin yun. Pero tinitingnan ko, nilalagay ko yung sarili ko sa magiging sa posisyon nila. Kung empathy. Kung ano yung magiging reaction nila. Pag tinanong ko isang bagay, yun lang siguro. Okay.